Yes. At isa nga sa mga natanong din ni Senator Christopher Bongo, dahil nga ilan nga na sa mga opisyal na ito ay nasasangkot dito sa illegal na droga, ay kung maaari bang gawin drug czar si dati Pangulong Rodrigo Duterte. Ano naman po yung inyong masasabi po doon? Depende sa kanya, no? Kung gugustuhin niya, depende rin sa administrasyon, depende sa Malacanang, kung gusto nilang itap yung serbisyo ni Pangulong Duterte, it all depends sa kanila, no? Mag-uusap sila kung anong maganda. Pero kung akong masusunod, maganda talaga sana, kasi nawawala ng takot itong mga pulis na ito na gumawa ng kalokohan. Dahil nga, wala na sila kinatakutan na President Duterte. Kung gagawing drug czar si President Duterte, ay babalik yung kanilang takot at mahirapan na silang dumiskarte. So, okay, mga kaibigan, pag-usapan natin ngayon yung posibilidad na si former President Duterte ay maitatalaga na anti-drug czar. Okay, so natanong yan sa Senate hearing ni Senator Bongo, ano ba, okay ba na gawing anti-drug czar si PRRD, so sagot naman ni General Acorda na I will support it. Okay, so napakaganda. Sana na mangyari. Kaya lang, ang tanong, ano yung possibility or chances na maitatalaga si former President Duterte na anti-drug czar? Will it happen? Okay? Tama po yung sagot ni Senator Bato, depende. Si Senator Bato, pabor siya. Ako, pabor ako. But depende kay PRRD at depende sa administrasyon, specifically sa ating presidente. Okay? So ang tanong dyan is, kay PRRD, tatanggapin ba niya kung sakali i-appoint siya na anti-drug czar? Kay PBBM naman, ano yung possibility na i-appoint niya si PRRD na anti-drug czar? So, dalawang angulo niyan. So, ano sa tingin nyo? Kayo, mag-comments kayo. I'm very sure, marami ang gusto. Batang tanong. Tatanggapin ba ni Tatay Digong ang posisyon na anti-drug czar? Yes or no? And then kay PBBM, i-appoint ba niya si PRRD as anti-drug czar? Okay, comment. So, kung ako ang tatanungin niyo, si PRRD, willing siya, gusto niyang tumulong sa ating bansa when it comes dito sa drug problem, dahil sabi nga, I hate drugs. Okay? Mahal na mahal ni PRRD ang ating bansa. Mahal na mahal niya ang kabataan Pilipino, yung future kinabukasan ng mga kabataan, ayaw niyang masira. Kaya, gusto niyang tumulong. Okay? But then, yung kung sakaling i-appoint siya ng administrasyong PBBM, ang aking analysis, opinion, hindi niya yan tatanggapin. Bakit? Reason out ko mamaya. Hindi niya tatanggapin. Punta na tayo dito sa other side. Possibly pa ba na i-appoint siya ni PBBM as anti-drug czar? Ang sagot ko, no way. Hindi siya maa-appoint. Kaya yung kay Senator Bongo, wishful thinking lang niya yun. Kasi
kitang-kita ni Senator Bongo yung epekto ng drug war campaign panahon ni PRRD na maganda. Kaya na natanong niya, will you support kung sakali na maging anti-drug czar si PRRD? Ganun, wishful. Gusto niyang bumalik sa dati. Eto naman si General Korda, very honest. Sabi niya, I will support. Gusto rin niya. Kaya lang, I don't know kung lip service ba yun o promisal. So, bakit hindi i-appoint ni PBBM si PRRD as anti-drug czar? At bakit ayaw namang tanggapin ni PRRD? The reason is very simple. On the part of PRRD, yung health reason niya, medyo may edad na eh. Kaya lang, magpahinga na siya. So, for health reason, kung ako si PRRD, hindi ko natatanggapin. Kahit gusto kong tumulong. Okay? But ang bigger reason kung bakit hindi niya tatanggapin, yung differences in leadership style, differences in approach as far as drug war problem is concerned. Magkaiba sila ng style sa deliderato, magkaiba ng approach. Kung ano pa, parang tubig at langis na kailanman hindi maghahalo. Ano yung kaibahan nila? Style. So, ang leadership style ni Tatay Digong, kamay na bakal. Talagang tapang ginagamit. Dito naman kay PBBM, mabait, malambot na puso. So, opposite ends. Magkaiba sila ng ano. Si PBBM sobrang bait. Si Tatay Digong matapang. So, yun ang leadership style nila. Very diplomatic si PBBM sa pag-handle niya ng sitwasyon. Pasensyoso, magalang, lahat. Itong si Tatay Digong may pagka, ano eh, garapalan kung kinakailangan. Ganon. So, kamay na bakal versus malambot na puso. And then, ang focus ni PRRD nung panahon niya is law enforcement. Kaya, huli talaga. Huli sa mga ano. Dito naman kay PBBM, ang kanyang focus na palagi niyang sinasabi is rehabilitation. So, magkaiba ang focus. Eh, ibig sabihin, dahil magkaibang focus, magkaibang leadership style, hindi yan talaga magkakaano. Later on, magkakahiwalay din yan. Example, si BP Lini, nung panahon niya, di ba na-appoint din siya na something like that? Hindi siya nagtagal eh. Mga isang buwan lang, wala, malis na. Kasi magkaiba ang style ni Lini, magkaibang style ni Tatay Digong. Hindi nagtagal yung partnership. O, the same thing will happen kung sakaling ma-appoint si PRRD na anti-drug czar, hindi rin sila magtatagal kasi magkaiba ang pamamaraan, magkaiba ang focus. Okay? So, ang sitwasyon on the ground ngayon, tama yung sabi ni Senator Bato sa Senate hearing na ano, yung mga report na natatanggap niya, ang mga mayor nagre-report na nakabalik na ang droga sa kani-kanilang municipality. Ako rin, as a vlogger, yung mga nagtetext sa akin when it comes to drug problem, specifically dito sa Mindanao, yun na, nakabalik na. So, yun po ang sitwasyon. Lumala na ang problema sa droga. Kaya nga, tama yung sabi ni General Azurin sa hearing sa House na ang lumalabas, drug lord na ang PNP,
dahil sa pangyayari nga 900 o isang tonelada nga shabu nasabat sa custody ng isang police intelligence operative. Wala na. Napaka-bulgar, napaka-tapang na ang mga drug syndicate na may ginagamit na mga manilan-ilang police scalawags. Okay na, back to business na sila. So, ano ngayon? Wala, ang akin lang isayang. Yung ganansya, panahon ni Pierre Ardi, baka masasayang lang. Kaya,